Nag-uumpisa na nga ba yung one world currency? Yung one world currency na sinasabi ng Revelation chapter 13 verse 17 na hindi ka makakabili kung wala kang Mark of the Beast. Yung Mark of the Beast, meron po akong nilabas na video, panoorin po natin at ma-inspire po tayo at matuto tayo sa mga bagay na sinasabi ng Biblia. Gaya nga ng pinag-aaralan natin doon sa one world religion, kung tayo nga ba ay papunta na doon, meron ding one world currency na gagamitin yung isang pera sa buong mundo. At ito yung gagamitin mo upang makabili ka at makapagbenta. Dalawa lang naman kasi yan, di ba? Kung hindi ka bibili, ikaw yung magbebenta. Revelation chapter 13 verse 17, at ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Ngayon, merong tinatawag na Amazon One na ginagamitan ng literal mismo na palad para makapagbayad ka. At bago ka makapagbayad, kailangan mo mag-register na ini-scan din yung mukha. Kinoconnect po nila ito sa Mark of the Beast. Tingnan nyo po mabuti kung paano magbayad sa video sa pamamagitan po ng palad. Ganon din po mga kapatid yung ginagawa sa panahon natin ngayon. At yung Amazon One, kinoconnect ng mga mananampalataya, mga nag-aaral po sa mga eschatology na Mark of the Beast ay papunta sa ganitong sistema sa Amazon One. Alam nyo naman na related na sa atin ng mga bagay na ito. Yung scanning ng face, yung fingerprints, sa mga bagay na nire-register po natin online. Ganun na din sa mga information na kinukuha sa atin at inilalagay po sa computer o sa internet. Na-create kasi yung Amazon One sa mga benepisyo na hindi na kailangan ng cash, ng card, basta iscan mo lang yung palad mo. Para na rin sa security, hindi manakaw kung meron kang maraming perang dala at hindi rin ma-access ng iba kung meron kang card at hindi na ma-hack. Convenience na rin po para hindi mahasil magbilang ng mga pera at hindi mahirapang hanapin sa bag kung meron ka mang dalang cash. At dahil nga sa pamamagitan ng palad, nagiging convenience po at nagiging mabilis ang transaksyon dahil nasa katawan na yung paggamit po ng pagbayad sa pamamagitan ng palad. Hindi rin magagaya to ng ibang tao kasi nga unique ang pagkakagawa sa palad ng bawat isa. Kaya po kinukonnect ng mga tao ito dun sa Mark of the Beast dahil hindi ka makakabili at hindi ka makapagbenta kung wala kang tatak ng tatak ng halimaw sa kanang kamay, ganun din sa noo. Kasi ito yung nire-read nilang na verse sa Revelation chapter 13 verse 16. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. Basahin po natin yung verse 17. At ang sinamang magpapatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Pansin nyo naman ngayon kapatid na napakatindi na po ng paggamit po ng transaction sa online. Alam nyo naman na unti-unti nang ini-embrace ng mundo ang cashless society, na unti-unti nang nawawala ang physical na pera sa ekonomiya sa paggamit ng barcode, sa paggamit ng scanning, nandyan na po yan. Kaya mahirap man o mayaman, tanyag o hindi, nakakagamit na po ng mga makabagong teknolohiya sa pamamagitan po ng scanning. Hindi na kailangan ng pera na literal, barya, papel o kahit yung card, scanning, barcode at iba pa. Dahil nga involve ang pera doon sa Mark of the Beast. Sa panahon ng tribulation, hindi kailangan ng pera, kailangan na ng tatak. Doon sa Amazon One, nakita pa natin na kinakailangan pa mag-register. At hindi pa mismong literal na tatak yung ini-scan at hinahanap. Kumbaga, paggamit pa rin ito ng mga makabagong teknolohiya. Pero hindi natin maitatanggi na papunta na po tayo doon sa cashless society at yung Mark of the Beast na gagamitin yung mga sistemang makabago doon po sa pagtatatak, pagbebenta, at pagbili. Kasi yan, nandito na tayo sa panahon na digital na, online na. At alam nyo yung tinatawag na Central Bank Digital Currency, the new digital currency to replace money and coins. Wala nang gagamiting papel, wala nang gagamiting barya. Kahit card po, lahat ng pera ay magiging digital na at electronic na. Iisa na lang ang hahawak at isa na lang din yung gagamiting pera. Ano sa tingin mo? Konektado rin ba ang Central Bank Digital Currency sa panahon ng tribulation? Yung one world currency, magiging isa na lang ang itsura ng pera. Di natin alam kung gagawing peso ito, yen o dolyar. Pero isa ay sigurado, isa na lang ang magiging itsura ng pera sa buong mundo. Ito yung gagamitin para makabili ka o makapagbenta.
at tugma yung one world currency doon po sa Mark of the Beast na gagamitin sa ekonomiya ng buong mundo. Nais kong malaman mo ito, kapatid, at ang layunin ko kung bakit yung ginawa ang video na ito, hindi upang bigyan ka ng takot at ng confusion, kundi bigyan ka ng pag-asa dahil sa mga balitang ito ay naisakakatuparan yung mga propesiyang nakalagay sa Biblia ng Panginoong Hesus mismo ang nagsabi. Tanda lang ito sa papalapit na pagparito ng Panginoong Hesus sa pangalawang pagkakataon. Ito'y tatandaan mo, kapatid. Ano man yung mabalitaan mo na nagaganap sa buong mundo at mangyayari sa mga susunod na panahon, alam ng Diyos ito. Kasama ito doon sa timeline ng Panginoon sa pagiging sovereignty ng ating Diyos. Wala kahit isa na hindi alam ng Panginoon ang nangyayari sa buong mundo. Sino man ang ipapanganak sa araw na ito, sino man ang mamamatay sa mga susunod na panahon, alam ng Diyos po ang mga bagay na ito at alam ng Diyos ang mangyayaring ito. Ito po yung gusto ko ipaalala sa iyo, kapatid. Ano man ang maganap sa mundong ito, ang ebanghelyo ni Kristo bago ang wakas ay maghahari at mananalo sa gawa ng kaaway. Matthew chapter 24 verse 14, ipapangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. Maraming gumugulo sa isipan ng mga mananampalataya at ng mga tao. Tayo ba ay nasa tribulation na o wala pa? Mga kapatid, isang tiyak na maghahari at mananalo ang gawa ng Diyos, ang kaharian ng Diyos sa gawa ng Diablo. Manatili ka hanggang sa wakas. Dahil ang sabi ng Biblia, ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Manatili po tayo sa Panginoon. Manatili tayo salita ng Panginoong Hesus. Panghawakan natin yung mga pangako ng Diyos. Lakaran natin yung salita ng Diyos. Iwanan natin yung marumoy nating buhay, yung makasalanang buhay. At doon na tayo sa kalooban ng Panginoon. At ito yung nais ng Diyos bago sa kanyang pagdating. Na tayo ay ma-prepare at maging handa sa kanyang pagdating. Gawa na nakatulong sa iyo ang video na ito na malaman kung anong nagaganap sa buong mundo at maging lalim ito ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. Lagi kang mag-aral ng salita ng Diyos. Lagi mo i-meditate, i-apply, ay mag-submit sa banal na Espiritu at pagharian tayo ng Diyos Ama na laging nakatunghay mula sa kalangitan. Salamat sa iyo, kapatid, kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Kung bago ka lang, let me know in the comment section at kung meron kang tanong, click nyo po yung like kung napapanood nyo ito sa Facebook page. Follow nyo po. Napapanood nyo po ito sa YouTube channel. Subscribe po kayo at hit nyo yung notification bell para alam nyo po yung mga i-release natin na video sa susunod. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, salamat ulit, kapatid. Ito ang yung likod, Pastor Gab Bueno. God bless po.